Ikalawa na toxic na kultura dito sa network marketing ay yung yabangan or ego-driven na culture. So similar ito dun sa nauna na nabanggit ko, which is yung maling definition ng success. Pero iba pa, medyo iba kasi ito eh. Similar siya pero medyo iba. Parang gulo nun ano. So ibig sabihin nun is, ang focus natin is more on ego. Naka-focus sa ego natin. Paano mo feed yung ego natin. So maraming forms yan. Number one is yung katulad, similar dun sa nabanggit ko na una, is bibili ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan para impress yung mga taong hindi mo naman gusto, or para maipakita na successful ka or may resulta ka, diba? That's insecurity yun eh. Insecure. Bakit kailangan mo i-impress yung ibang tao? Ang importante mapatunayan mo sa sarili mo, kasi lalabas at lalabas yan eh. Once na maging successful ka, once na kumikita ka ng malaki, lalabas at lalabas yan eh. Kasi alam nga naman na hindi ka mag-provide para sa family mo ng mas malaking bagay. Like for example, kung student ka, kumikita ka na ng 10 to 15,000 per week consistently, alam nga naman hindi ka mag-abot sa magulang mo, ma, 5,000 pang-ambag, pantulong. Every week, ginagawa mo yun. Tapos estudyante ka. So, lalabas at lalabas yun eh, pero hindi mo kailangan magpa-impress. Tumutulong ka lang. Diba? Pero malalaman nila na kumikita ka. Diba? Kung ikaw is pamilyadong tao na, diba? Dati, talagang tipid na tipid, budget na budget, na parang katulad ko dati na pag ako kumain sa McDo or sa Jollibee sa fast food, feeling ko, ang yaman ko. Feeling ko, ang dami kong pera. Diba? Dati, ganun kayo is, alimbawa kung ikaw ay pamilyadong tao, dati ganun. Diba, once a month mo lang tinitreat yung family mo sa ano, sa fast food, or binibilhan ng something na ano sa fast food or restaurant ganyan. Eh nagiging twice a month na, nagiging thrice a month na, nagiging every week na. Lalabas at lalabas yun eh. Diba, pero hindi natin kailangan magpa-impress sa iba. Hindi natin kailangan ipagngalandakan sa kanila. Hindi kailangan. Ego-driven yun eh. Insecurity yun. Ganun ba tayo ka-insecure? Naintindihan mo kayo, kasi itong sinasabi ko is ginagawa ko rin dati. Kaya alam ko yung pakiramdam nyo. Alam ko yung pakiramdam na may gusto kang patunayan pero hindi sa ganun pamamaraan. Okay? Another thing, paano lalabas yung yabangan or ego-driven na culture is yung mga unproductive meetings. So, paano naging ano yun? Paano naging ano, na naging ego-driven? Paano naging yabangan yung unproductive meetings? Ito yung mga meeting na everyday meeting. Diba? Everyday meeting after meeting, na mas marami pa yung meeting kaysa sa production. So, comment kayo dyan sa ibaba kung nakaka-experience kayo ng ganun. Diba? Mas mahaba pa yung oras nyo sa meeting o training kumpara sa production. Kumpara dun sa profit-producing activity, which is prospecting, recruiting, selling. Na andun yung profit eh. May profit ba pag nag-meeting kayo? May profit ba pag nag-training ka? Pero once again, hindi ibig sabihin huwag mo nang gawin yun. Hindi dapat palagi. Dapat mas mahaba yung oras na pinoprovide mo o ginagamit mo para sa mga profit-producing activities. Kaya ko siya tinawag na unproductive meetings, kasi mas mahaba yung meeting at training kumpara sa paghataw, pag-apply ng mga natututunan. Kaya ang daming network marketers, ang daming alam walang resulta. Masakit ba? Sorry, hindi ko sinasadya. Okay, maraming ganon. Kasi nga, puro meeting, puro unproductive meetings. Pero paano siya naging yabangan? Ganito. Medyo ano to, medyo controversial. Pero aminin man o hindi, kung ginagawa mo itong mga bagay na sinasabi ko, by the way, itigil mo na. Yun lang naman. Hindi mo naman na kailangan magsabihin na ikaw yun or whatever. Wala na akong pakialam dun. Ang importante is maging aware ka. Meron kasi mga upline. So, paano naging yabangan yung unproductive meetings, gathering, training, ganyan. Meron kasi mga uplines na ginagawa nila yon for the sake na makapagyabang sila sa uplines nila, sa downlines nila, sa crosslines nila, na marami sila. O, ulitin ko. Ginagawa yun ng yung ibang mga uplines na mga ego-driven, di ba, yung mga yabangan, na magpa-gather ng meeting, everyday meeting, di ba, everyday training, everyday ma'am, para makapagyabang sila sa mga uplines or downlines or crosslines nila na madami kami. Power ako. Leader power. Dami kami. Kita mo? Dami. Tama, correct, or right? Okay, so hindi naman nila aaminin yan. Yung iba hindi aware. Na-realize ko lang ito later on. Bakit ako pamiting ng pamiting? Bakit? Para saan? Kaya yung mga members ko, ang tatalino, walang resulta. Kahit ako ganun din. Ang talino ko, walang resulta. Bakit pamiting ng pamiting? Nakaka-feel good lang naman kasi yun eh. Nakaka-boost ng ego. Na-feel mo na, may member ako. May downlines ako. Payaman ako. No, magaling ako na apply. May downlines ako eh.
Tama, correct, or right? Di ba? Every time na nagte-training ka, that is a limelight. Anong ibig sabihin nun? Ego na naman yung finifeed mo nun. Kung nagte-training ka, magaling ako eh. Kaya training tayo ng training kasi magaling ako eh. Nafe-feed yung ego mo nun every time na nakapag-training ka, tapos yung mga downline mo, wow, ang galing ni upline, power pa yaman. Tapos wala kang resulta. Di ba? Masakit ang katotohanan, pero the truth shall set you free. Kaya siya naging yabangan. Okay? So, yun yung ikalawa na toxic na kultura ng network marketing is yung yabangan, ego. Bakit kailangan ng ganun? Di ba? Lahat tayo merong ego. Lahat tayo merong may tinatawag na humble brag. Okay? Even ako, aminado ako, may mga humble brag tayo na ginagawa na not to brag but to inspire. May mga ganun. Humble brag ang tawag doon. Is bragging pa din. Lahat tayo, including ako, may ganun din ako. Kasi nafe-feed yung ego natin eh kapag ginagawa natin yun. Now, hindi ko naman sinasabi na completely masama siya, pero kailangan meron ka mga boundaries na sineset. For example, yung about sa meeting, about sa training, hindi naman masama yun eh. Dapat nagkakaroon rin kayo ng gathering. Ako hindi kasi ako nagpapa-meeting, pero dapat nagkakaroon kasi kayo ng gathering, nagkakaroon kayo ng training talaga regularly, pero hindi naman to the point na mas mahaba yung oras na binibigay nyo doon kaysa sa actual na paghataw. Diba, for example, sa isang traditional na company, let's say, manufacturing company, nagmamanufacture ng mga printer. Diba, yung mga sikat na brand, Epson, Canon, diba? Yung Brother, ganyan, yung mga printer. Tapos, ang ginagawa nila every single day is mag-meeting ng mag-meeting. Sasabihin ba nila na productive yun? Na production yun? Diba, ang ibig sabihin ng production is nagmamanufacture sila ng printer. Yun ang production. Hindi production ng meeting. Hindi production ng training. Okay, once again, okay mag-train, okay magkaroon ng mga gatherings, pero wag naman to the point na mas mahaba yung oras na nilalagay nyo doon kaysa sa pag-apply ng mga natutunan nyo, kaysa sa paghataw. Diba? Another thing dito sa toxic na kultura ng yabangan is yung pinipressure ng upline yung mga member. Mag-produce ka, mag-DR ka, benta ka, power pa yan tayo, hataw-hataw. Kulang ka sa hataw. Nagiging toxic yan. Bakit? Bakit ginagawa ng uplines yun? Sa tingin nyo bakit? Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo yung bakit. Para sa akin, ito yung dahilan. Kasi ito yung experience ko at nakikita ko rin sa ginagawa ng iba. Para ma-maintain yung lifestyle nila. Wala naman talaga silang pakialam sa mga members nila. Ang purpose lang nila is para ma-maintain yung pagiging top. Para ma-maintain yung lifestyle nila. Diba? Yung mga power payaman lifestyle nila. Pero wala naman talaga silang pakialam sa mga members nila. So, kaya siya number 2 na pinakang toxic na kultura sa network marketing. Pinipressure yung mga members na to the point na nagiging alipin na yung members. Maraming mga network marketers sumali sa network marketing para makaalis sa toxic na trabaho nila kasi ayaw na nila ng ganun na feeling nila walang nararating sila, walang patutunguhan yung buhay nila tapos uulitin mo lang ulit sa kanila. I am saying this from my experience, ginagawa ko rin yun before. Pinipressure ako ng upline ko kasi nga gusto niya yung unang mentor ko, yung unang upline ko, pinipressure ako. Pinipressure kasi siya ng upline niya namin, pinaka-upline, tapos pinipressure niya kami, mga member, tapos pinipressure ko yung mga member ko. So, nagpapasa-pasa yan eh. Para sa akin, ang pressure dapat nilalagay yan ng bawat isa para sa sarili nila, hindi galing sa taas. No, for example ako, dati pinipressure ko yung mga members ko. Before Team Genuine, pinipressure ko yung mga members ko. Pero nung natutunan ko na to, hindi ko na pinipressure sila. Pinipressure ko sarili ko. Kasi ako nga mismo, ayoko na pinipressure ako ng uplines ko eh. So, bakit ko ipipressure yung mga member ko? Eh, ayoko nga na ginagawa yun sa akin. Inakayaan ko lang sila. Even nga mga leaders ko ngayon, hindi ko sila pinipressure. Yan, nakataw kayo, everyday tatanungin ko, ilan invite mo? Magkano benta mo ngayon? Nakailan ka ngayon? Ilan ang prospect mo? Ilan ang pasali mo? Wala akong pakialam. Kasi nakikita ko rin naman yun eh. Ang palagi ko lang nire-remind sa kanila, umahataw kayo para sa sarili nyo, para sa goals nyo, para sa family nyo. Doon, hindi para sa akin, hindi para sa kumpanya. So yun yung maging drive nyo. Nasa sa inyo, i-pressure nyo yung sarili nyo para sa sarili nyo. Pero hindi ako. Unless sabihan mo ako na upline, i-pressure mo ako, eh, i-pressure talaga kita. Pero hindi mo ako sasabihan ng ganun, kumbaga walang permission, hindi ko gagawin. Yun yung sa akin, yun yung natutunan ko as a leader. So kung pinipressure ka ng upline mo, bakit? Bumababa yung income niya, no? So napaka-toxic niyan. Eh, para sa inyong mga uplines, kung ginagawa nyo yun, huwag nyong gawin kasi hindi mo empleyado yung mga tao. Mag-produce ka kasi ng sarili mo. No? Mag-produce ka kasi ng sarili mo. Ikaw yung upline. Lead by example. Ikaw yung magpakita.
mag-direct ka ng sayo, mag-recruit ka ng sayo, magbenta ka ng sayo. Hindi yung ipipression mo sila na parang empleyado mo para kumita ka. Hindi mo sila empleyado. Hindi ka nila boss. Hindi mo sila pinasahod. Yun, I hope na naintindihan niyo yung pagdating doon. Napaka-toxic pag puro yabangan or ego-driven yung isang community or isang culture ng isang team. So, iwasan niyo yung ganun. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami kang natututunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!